What's up mga repa? This is Kuya Niki again, nagbabalik. And today, tayo ay nagluto ng pork humba o pork estofado. Di ko lang alam talaga yung kung anong tawag dito sa lutong to. Basta ang tanging sigurado ay masarap ang kinalabasan ng lutong to. Kaya ito, aking ibinabahagi itong recipe na to. At sana'y magustuhan nyo mga repa. At samahan nyo ako at aking ibabahagi ang pagluto nito. So tara mga repa, samahan nyo ako. Alright mga repa, simulan na natin ang pagluto nito. So meron ako ditong pork casing mga repa, half kilo. Iniwan natin ito ng manipis para madaling maluto. Tapos ito, imimix lang natin yung mga ingredients dito. So meron ako dito medium size na sibuyas, inatin sa gitna. At meron ako ditong bawang, mga 6 cloves lang to. Pinipit lang natin ng konti. Tapos naglagay ako dito ng 1 teaspoon na ground pepper mga repa. At 1.5 na teaspoon na pamintang buo. So ito para lang nagluluto dito ng ano ng adobo mga repa. Ang pagkakaiba lang may banana blossom tsaka merong asukal. Ayan, nag-add ako dito ng asukal mga repa. Siguro mga 4 to 5 tablespoon. Tapos nag-add ako dito ng tatlong laurel, 1/2 cup na toyo mga repa. Tapos naglagay din tayo dito ng suka, 1/2 cup din. Bago pala yan, ito, naglagay ako ng mamasitas na oyster sauce, siguro mga 3 to 4 tablespoon. Tapos yan, 1/2 cup na vinegar. So huwag nyo haluin yan mga repa. Tapos nagdagdag din ako dito ng ano, 2 cups of water. So ito sa lutong ito sa half kilo, eksaktong-eksakto yung tubig ko, tsaka lahat ng timpla eksakto na dito. So kung gusto nyo igayin, tagalan nyo lang yung pagluluto. Pero ito, sakto na to para may sabaw pa rin nakakainin yung mga bata. Tapos yan, sa unang kulo, hinaan nyo lang yung apoy mga repa. Tapos tanggalin nyo lang yung mga impurities o scums, katulad yan. Para ano, maganda tignan, presentable kainin yung kakainin natin mga repa. Tapos pakukuluan lang natin yan. Tapos ito yung banana blossom natin mga repa. Hinugasan ko lang sa tubig yan. Pagkatapos yan, iahalo natin yan sa bandang huli na. Para kapit na kapit yung lasa ng banana blossom. So ayan, from time to time, i-check natin to. Kailangan kasing balanse, hindi maiga yung ating niluluto mga repa. Masasabi natin paluto na to pag pork tender or pag natusok na natin ng tinidor, yun yung hudyat. So pag natutusok na siya, yun yung right time to add ito. Nag-add ako ng saging na saba dito mga repa, yung hinog na. Kasi nagtumutulong to para mas lalo maging malinamnam at manamis-namis yung ating lutong pork humba or pork estofado. So, bahala na kayo mga repa, ano gusto nyo tawag. Basta to, nagutong kami, nagluto ako, nagustuhan ng pamilya ko. Kaya ito, aking binabagi itong recipe na to. So, yan. So, bumilang lang tayo dito ng mga 10 minutes. 10 to 15 minutes. Pagka medyo okay-okay na yung saging na saba. Ito na yung tamang oras para idagdag natin yung ating banana blossom. So pakuluan lang natin tuloy na mga 8 to 10 minutes, good to go na to mga repa. So sa pakuluan ng baboy, siguro kung manipis ang hiwa nyo, mga 30 minutes okay na yun. Pero makakapal at matanda yung nabilin yung baboy, abutin ay doon ng mga 40 minutes to an hour. So ayan mga repa, tapos na yung luto ko dito. Garantisado kasi inyo kung may mga anak kayo, talaga magugustuhan nila itong recipe na to. So ayan, so sa mga sumusubaybay ng aking vlogs, maraming salamat sa inyo mga repa ha. So kung hindi pa kayo nakapagsubscribe, baka pwede naman kayo magsubscribe para updated kayo sa aking mga recipes na ibabahagi sa channel ko. So again, this is Kuya Niki. I just wanna say thank you everyone. So don't forget to like, comment, subscribe, what else? Basta yun. So, thanks again and have a good day, everyone.